Hi guys! What's up? It's your boy Dongbargs TV here, back with another vlog. And for today's vlog, pupunta tayo sa Minuyan Rock Formation. Nakita lang natin ito sa Facebook at maganda, kaya tara, puntahan natin. Alas 3 na nung ako'y nakaalis ng bahay. Tama lang ang panahon. Binigyan tayo ng maaliwalas at hindi maulan. Sinadya ko talagang hapon na umalis para hindi masyadong masakit ang araw sa balat. At eto, nagsimula ako magbike galing sa Norsagaray. At ayun nga, na-curious lang talaga ako at nakita ko yung Minuyan Rock Formation sa isang post sa Facebook. At tinignan ko rin sa YouTube kung paano pumunta doon. At tamang-tama, may nakita tayong kaibigan na biyahe ni Renz, nagpunta na siya doon sa Rock Formation sa Minuyan at nagtanong tayo kung paano papunta doon. So, maswerte talaga tayo mga taga-Bulacan dahil sa dami-daming attraction na nandito sa ating lugar. Katulad ng mga bundok, mga caves, mga falls, mga ilogs at iba pang mga bukal, no? So napaka-rich ng nature dito sa Bulacan. Pero mag-iisang taon na ako dito at kakonti pa lang ang napuntahan ko sa pagbabike. So ngayon, susuyurin natin ang buong Bulacan para mapuntahan ang mga iba't ibang lugar na magaganda. At nandito na nga tayo mga ka-alright. Ito ay malapit lamang sa Best Link College. Ito ay nasa Minuyan proper, San Jose del Monte, Bulacan. So makikita nyo dyan, paloob, ayan po. Dyan po ang entrance papunta doon sa Rock Formation. Madadaanan nyo ang mga palengke, may school, at madadaanan nyo rin yung pink na tulay. So makikita nyo dyan, magtanong-tanong lang kayo sa mga tao kung nasaan yung Rock Formation. At kadalasan sasama sa iyo papunta sa taas ay ang mga bata. At nandito na nga tayo sa tulay, no? Ito yung tulay na pink na sinasabi ko kanina. Now, pagkatapos ng tulay ay pwede kayong kumaliwa. Magtanong lang kayo sa mga bata kung saan yung daan papunta doon kasi medyo papasok pa siya, eh. So ito, kakaliwa na ako dyan, papasok sa may eskinita. At may mga nakita ko mga bata na naglalaro. So tinanong ko lang sila kung saan papunta at tinuro naman nila yung daan. So ito yun. So yun nga po, medyo matarik po yung daan nandito pero maiksi lang naman. Mag-ingat-ingat lang kayo kasi ang lugar na to ay residential at maraming tao at mga batang naglalaro sa kalye. Kaya daan-daan lamang sa pagpatsyak. Ayan, nagtanong-tanong ako sa mga tao sa may kanto at tinuro naman nila kung saan talaga liliko para makapunta doon. Pagkakatin nyo ng patas na yan, kakanan. Makikita nyo na yun, magtanong na lang kayo sa pagkakasama nyo. Thank you. Oh, dito po yung daan siya. Sana. Thank you. At nandito na nga tayo sa lugar kung saan yung way papunta sa taas. At may nakita akong mga bata na naglalaro at sila yung sasama sa akin sa taas. Asa na may bato? Yan ba yun? Doon po, papataas. Wala ibang daan? Meron po. Meron doon, pero may aso doon. May aso? Dito, akyatin mo pa. Naka-vlog kaya. Hello ka. Saan natin yung mga bata? At ito na nga, sinimula na namin ang pag-akyat papunta doon sa Rock Formation. Itong mga batang sinama ko ay mga sanay na talaga umakyat. So sila lang yung sinama ko kasi alam kong safe papunta doon sa taas kasi hindi ko naman sila isasama kung hindi sila sanay dito sa akyatan na to. So ayan, medyo hindi naman siya ganun kahirap kasi may mga bato, may daanan, talagang marami nang pupunta dito, no? So napansin ko lang medyo masukal siya at may mga basura-basura din. So payo ko lang sa mga pumunta dito, huwag po tayong magkalat ng mga basura dito at kung may makuha tayo ay iligpit na po natin, okay? Okay.
At yun na nga po, nandito na kami sa tuktok ng rock formation. At sinadya ko talaga around mga 3 para pag nagpalipad ako ng drone or pag nagpicture ako, nandun tayo sa golden hour. Hindi masyadong maliwanag at hindi masyadong madilim, kundi mala-amber yung color ng paligid kapag tinatamaan siya ng araw tuwing hapon. So ayan na nga po. Ay ba doon? For today's vlog, nandito tayo ngayon sa isang rock formation sa San Jose del Monte, Bulacan. At kasama natin ang mga tour guide natin. Anong pangalan mo? Jillian. Jillian, ikaw? Jared po. Jared. Si Jared tsaka si Jillian ang nag-guide sa akin mula doon sa baba. Papunta dito sa taas. Ito yung mga view guys, ang ganda. Ayan o. Oh, diba? Amazing. So pababa na kami guys, nagpalipad na kami ng drone kanina. Salamat dito sa dalawang to. Pwede kayong bumisita dito, PM nyo lang ako para turo ko sa inyo yung daan. At ito makonta ko sila para guide tayo dito. Alright, thank you so much. Huwag kalimutan mag-subscribe and like sa vlog. Alright. At ayan na po mga ka-alright no. Natapos na naman ang isang araw sa ating pagbabike at pag-akyat doon sa rock formation. Samahan nyo lang ako lagi sa pagpunta ko sa iba't ibang lugar sa Bulacan. Sayurin natin ang lahat ng mga attractions dito, mga nature attractions sa Bulacan. Madami pa ito, lagpas yata 100. So wala pa sa 10 yung na mga napuntahan natin. Kaya nagpapasalamat ako sa mga tao na nag-guide sa akin papunta doon. At mag-research pa tayo at i-promote natin ang Bulacan as biking capital of the Philippines. Hindi lamang sa trail at hindi lamang sa daan, kundi sa mga bikepacking, no? Plano ko talaga mag-bikepacking sa mga susunod na araw, sumunod na mga vlog natin. Kaya sundan nyo lang itong page na to, itong channel na to, at mag-iipon tayo ng pera pang funds natin para sa gamit natin sa bikepacking. So hindi pa kompleto ang mga gamit natin, kulang pa tayo ng magandang tent at iba pang mga gamit para hindi tayo mabasa sa ulan kapag nag-bikepacking tayo.
Ayan. So, pauwi na ako niyan. Ito yung Minuyan Road. Minuyan proper. Pabalik na tayo ng Norsagaray, Bulacan. So, masaya naman. Nakapaglipad tayo ng drone ng safe. Hindi tayo nabangga. At syempre, hindi umulan. So, magpasalamat tayo kay Lord na binigyan tayo ng lakas at magandang panahon para makapag-record tayo sa video na to. Okay? So, enjoy nyo lang to. At wag na wag nyo kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat sa mga subscribers ko at sa mga nanonood nito. Wag na wag nyo kalimutang mag-subscribe para supportahan yung channel ko at makagawa pa tayo ng maraming adventure kasama ang bike. Alright? Can I get an alright? Alright! At nadaanan din natin tong Santuario de Paz dito sa Bulacan, no? So, akala ng iba, mga ano yan, subdivision. Ano po yan? Libingan po yan, no? So, pero maraming nagpapapicture dyan kasi maganda nga ang view. Parang overlooking siya at may malaking cross. So, ayan, napakaganda talaga ng panahon. Hindi masyadong mainit pag-uwi. Mag-ingat lamang kayo dito sa daanan na ito kasi maraming mga truck na malalaki ang dala. At mabibilis din kasi malawak itong daanan na ito. At nandito na nga pa tayo mga ka-alright. Ito na po ang aming village, ang Katuparan Village sa Norsagaray, Bulacan. Dito po ako nakatira, almost mga 1 year na rin. Masarap dito dahil tahimik at makakilala ko nakatira. So salamat Lord sa ma-safe na ride at salamat sa nakisama sa vlog na to. Thank you so much for your time and you have a good day. Alright!